Nandito po si Melodina Mulies, Freddy Boy, Tambor at Jack Batak. Okay, reklamo po nila ang kanilang amo dahil sa wala sa minimum wage ang sahod. Ah, marami sila. O, pasok po, pasok. Dito po. Madam Melodina, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Saan po kayong trabaho, ma'am? Sa Kaypaya Plastic Scrap. Ano po yung... Recycle po. Saan lugar po ito? Anong syudad? Sa Barangay Lingonan. Sa Valenzuela 7. Ah, NCR? Opo. So, 512. Magkano po mga sahod nyo? Sa akin po, 312 oras. Walang... Oh! Walang OT. 312 oras? Grabe naman. Ilang araw sa isang linggo, ma'am? Six days. Sobra. Hindi nagbabayad ng holiday. 13 month? Wala po. Lato kayo? Ganun ang sweldo? Kami mga babae, 300. Yung mga lalaki? Depende sa kanila. 330 po. May 330. 460. Driver. Teka muna, bakit may discrimination? Mas mataas yung mga lalaki kaysa mga babae? Yun daw po yung patakaran ni boss eh. Kausapin natin si boss. Mr. Kai Hong Chow. Magandang hapon po, Mr. Chow. Opo. Sir, andito po yung mga trabahador ninyo. Ba't sobrang baba yung pasahod nyo, sir? Crash pie. Tapos, bariin ang kumpanya nang eh. Bariin ang cancer eh. Tapos, okay. Meron din po may ano, stay in. Ano iba po? Na stay in, recurrente, may tubig, di po rin eh. Okay, sige po. Stay in, may kuryente, may tubig. Benefits po yun. Pero hindi pa rin po dapat yun. Ibawas sa kanilang sweldo na para maging below minimum sila. Bawal po yun, Mr. Chow. Kasi nung una pasok sila, sabi ko, kinengkaya ko eh. Pagkaya sila, bago pasok eh. Sir, bagong pasok o lumang pasok sila, kinakailangan sir, sila ay nagsasahod ng minimum wage. Meaning, ang pinakamababa, 512 kada araw, 8 oras yan. Pag lumampas na 8 oras, may overtime. Tapos sir, dapat may 13-month pay. Hindi kaya changsap ko eh. Ang changsap, kakinan, masarap, makawala lang eh. Kasi pati ilang changsap eh. Maliit lang po yung changsap nyo? Oo. Sige po. Kung maliit lang po yung changsap nyo, okay po yan. Kumuha ho kayo ng exemption sa barangay para makapagpasahod kayo ng below minimum. Okay. Hanggat wala kayong ganong klaseng exemption kayo sa barangay, sumunod kayo doon sa patakaran ng dole na minimum wage 512. At saka ilan ba kayo lahat-lahat na empleyado? 27. Oh, 27 po empleyado nyo. Ang alam ko, in-approve lang yan, dapat 13 employees below. Eh sa'yo, 27 ka na, hindi ka na ma-approvehan, sir. Apo, ano 27? Sir, ganito na lang. Ikaw ba bigay tama sahod o hindi? Pag ikaw po hindi bigay tama sahod, ako tawag immigration, ako tawag dole, punta iyo opisina, ikaw raid. Intindi ka immigration? Ha. Oh, good. Oh, BIR, intindi rin? Police? Ha. Okay. PDEA? Hindi kilala. PDEA, hindi kilala PDEA. Okay. Ngayon, POSAS, intindi POSAS? Ha. Ha. Kami punta dyan kasama dole. Okay? Baka ikaw sarado kumpanya. Baka ikaw deport. Okay, sir? Puro siya. Wak ka nga. Okay. Sige na, Mr. Chow. Ha? Darating kami dyan. Intay mo kami. Wala. Puro siya. Ngaw. Sige po, mga ma'am, sir. Didiretso po tayo sa dole. Bukas po ng umaga. Pagkatapos po ng dole, kasama po yung mga taga-dole, pupunta tayo sa opisina ninyo para inspeksyonin siya. And then, on top of that, tatawagan ko po yung immigration. Para immigration, gagawin yung inspection. Mukhang TNT ata ito eh. Wala ata itong papeles dahil hirap managalog eh. Paano naging ano to? Paano karang negosyo ito rito? Pilipina bang asawa niya? Chinese din po. Ganun din, hirap din magtagalog. Ay, yung asawa po niya, sir, nasa China, pero yun ang matuwid magtagalog. Kaso po wala po dito sa Pilipinas, nasa China po. Eh, papacheck natin sa immigration, yung kanya pong... papeles. So, pagpunta ko ng dole, magpapapunta ko ako ng taga-immigration. Makakalawi to. Baka madideport pa to. Okay? Sige. Bukas na bukas mo. Kaso po, uwi na po ba kami ngayon, Sir Rapi? Uwi lang po kayo. Huwag kayong matakot. Kaso po, nagbitaw siya po ng salita sa amin na di na kami papapasukin sa trabaho. Sa loob ng bodega niya. Kasi may mga stay-in, Sir. Stay-in. Kasi stay-in po yung iba eh. Tapos nung balak pa nga niya, pati yung pamilya nilang nasa stay-in, papalabasin. Eh, kinausap lang nung katiwala doon na, Boss, di pwede natin palabasin, baka madagdagan pa kaso mo. Kaya, di na natuloy. Okay. Bukas na bukas, Sir, may darating doon na immigration. Sir, maraming salamat. Ang tawag niyan, pa-issue natin mission order. Pero sir, kailangan po kayo magreklamo doon. Opo. Kasi hindi naman kikilos yung immigration pag wala pong reklamo. Yung pong mga complaint ninyo doon, sasabihin nyo na ang inyong palagay, siya ay illegal alien at ina-api kayo.
So base po sa inyong mga salaysay doon, sasama naman lang kayo eh. Opo. Yung immigration pupunta. Takot lahat ng mga ganito sa immigration. Kasi po yung sinasabi niya po sir na maliit na company, hindi po, malaki. Exporter na po siya eh. Nag-e-export na po siya. Papadeport po natin to. Tapos nandiyan po yung BIR. Kasi ang kinakatakutan ng mga ito, hindi takot sa ano eh, sa mga police. Hindi. Ang alam mo kinakatakutan nila, BIR at saka immigration, yung dalawang yun. Kita mo sinabi ko police, wala. Sinabi ko PDEA, hindi kilala. Sa bagay, hindi siya drug lord, kaya hindi niya kilala ang PDEA. Siguro. Eh, sige sir, bukas trabahoin natin. Sir, tatanong lang. Kasi tinanigan niya ko hanggang December na lang daw tatanggalin niya. Tay, baka hindi naabutin ang December, na-deport na ito. Huwag mo intindihin yung taning niya. Ang intindihin ninyo, yung magiging taning natin sa kanya na kapag hindi siya nagpasweldo sa inyo na maayos, baka makulong pa siya. Bago siya ma-deport. Okay? Kukulong muna siya and then de-deport siya. Sige, tay, sa ngayon, hindi naman natin siya mapipigilan kung hindi niya kapapasukin sa bahay niya, property niya yon. Wala tayo talaga magagawa doon. However, ang pangako ko sa inyo, kinabukasan, malakas ang balik. Malakas ang balik. At yung sinasabi ko, malakas ang balik, ang buwelta natin, immigration, at saka yung pong dole. Okay? Pero po yung whether kayo po ipapasukin pa o hindi, sana po pasukin pa. Pero pag hindi kayo pinapasok, wala na tayong magawa. Option niya po yung kasi pag-aari niya po yung property na yon. Pasensya na po. Ang may papangako ko lang sa inyo, kayo po ay makakaganti. Makukuha niyo po yung mga pera ninyo, tapos baka ma-deport pa ito. Okay? Yan po, may papangako ko sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you po.